Hindi na bago sa ilang lugar sa Pangasinan ang pagbaha sa tuwing masama ang panahon. Kaya ang ilan, alam na raw kung paano didiskarte at tutulong sa mga nangangailangan. Makibalita tayo kay Michael Ciso ng GMA Dagupan. Sa panahon ng kalamidad, nasusubok ang diskarte, kakayahan at pagkakawang gawa ng mga Pilipino. May mga tumutulong sa pagre-repack ng relief goods na ibinibigay sa mga pinaka-apektado ng pagbaha. Kung mataas naman ang level ng baha, ang mga kuliglig ang nagiging hari ng daan. Tulad sa Barangay Pampano sa bayan ng mga Tarem sa Pangasinan, ang mga kuliglig na lang daw ang nangangahas tumawid sa rumaragas ng tubig. Sabi sir, para hindi dudulas yung kuliglig, hindi bababa dyan sa pinakamalalim. Grabe siya pa, delikado yan sir. Talagang delikado sir, pero kami dito nakasanayan na namin yan. Para yung kuliglig hindi matutumba yan. Alam daw ng kuliglig driver ang peligro sa kanilang paghahatid sundo sa mga pasahero. Mahirap talaga sir, dahil pag ganitong sitwasyon sir, yung mga pasaheros ko, sagot ko sir, pag lulad kami dyan, sasagutin ko sir. Ang isang Amerikanong estudyante, napabilib daw kung paano nabubuhay ang mga Pilipino sa panahon ng kalamidad. Filipinos are very resilient and I've seen that, yeah. Yeah, people seem happy, they cope with what happens, they don't complain. Tuloy rin ang buhay sa Barangay Maluwad sa Dagupan City, kung saan abot bewang pa rin ang baha sa ilang kalsada. May libreng sakay sa truck ang City Disaster Risk Reduction Management Office. Mas maganda po ma'am, safety pa itong sasakyan. Opo. Kapag malalim na, pumano ka rin ma'am. Bukod sa Barangay Maluwad, may libreng sakay rin ang CDRRMO sa Barangay Pantal. Ang ruta po namin, Maluwad Gilig to Kwan, boundary ng Divinencia Road, going to Calasyao. Michael Ciso, nagbabalita, Pilipinas.